Rainbow! My name is Mentor Richmond at ako po ang magtuturo sa inyo kung paano paggamit ng Rainbow SRX at paano rin ma-maintain ang kagandahan ng ating machine. For today's video guys, ang tinuturo ko naman po sa inyo guys is yung tinatawag natin na separator. Bali guys, ang separator po is ayun po yung nagsisilbing heart and lungs ng machine. So pagka madumi po yun, pagka yung sira po yun, syempre hindi na po gagana yung machine natin. At take note guys, ang separator natin na tinatawag is patented po siya. So hindi siya pwedeng gayahin ng kahit anuman na lumalabas ngayon na mga vacuum cleaner. So guys, papakita ko sa inyo. Ang separator po is nandito po siya sa main landing. So bubuksan po natin yung machine. Pag-open po natin, syempre set pricing ang machine natin. So tatanggalin po natin yung basin. So pag ipapalitan po natin, kaganto lang po. So nakikita nyo po yung separator. Ito po yung separator guys. Umiikot ang separator guys is 28,000 revolution per minute po. Pagka naka-high speed mode. Tapos po, pagka naka-lower speed naman po siya, which is ang silent mode natin, 22,000 RPM naman po siya. So, biruin niyo yun guys, napakalakas ng higop niya. So, lahat 100% ng mga nahihigop na halikabo, kahit pino pa yan, kukunin niya papunta sa water lahat. Since meron po tayong HEPA filter, yung mga alikabok na hindi nababasa guys, don't worry, sinasahod po yan ng HEPA filter. So napakaganda ng Rainbow SRX. Next, ang separator guys is meron na po siyang sariling tanggalan, pangtanggal, ito po yung alin niya. At the same time, meron na rin po siyang brush case. Ito na po yung brush na to. Ito na po yung gagamitin natin mismo na panlinis sa separator, guys. So, ito guys. So, pag ganyan siya, pababa. Ito po ang uunahin natin. Dito natin isusuot. May alin po siya dito. Saka, make sure natin na pasalubong. Hawakan natin dito yung separator. Tapos, pababa lang po siya. Yun. Mapapansin natin, maluwag na. So, ang gagawin natin, guys, pagka ganitong maliwag na, kamay lang. Parang electric pan lang guys, pagka yung magkakalas ka. May ibang kliyente kasi ka sa amin guys, na mga E2i model po natin. So yung E2i model guys, medyo masikip na, sobrang sikip. Pagka ganun po yung problem po ng separator guys, tawagan nyo na lang po yung team namin. Ilalagay ko na lang po yung description na dyan sa main video natin. So yan, pag tinanggal po natin yung separator, so, mapapansin po natin guys na eto, hindi pa namin nalilinis para masample po natin. So, ito guys, nandito po yan. Kumakalat po yan dito at umidikit lang naman yung mga molds niya. So, pagka after 3 months, mapapansin natin yan, nangingitim na. Yan. So, ang gagawin natin dito guys is bababaran natin sa tubig na may sabon. Yan, sa may tabo. So, para lumambot yung mga molds niya. Saka at the same time, yung mga alikabok na nakalilip na dito. So, after nyan, ito na rin po yung pang-brush natin. So, pag pinrush po natin yan, mapapansin po natin na natatanggal na po unti-unti lahat ng alikabok. So, ito lang po yung tatanggalin natin. So, after nyan, for example guys, natanggal na natin itong mga alikabok, yung mga putik-putik na nakaligit dyan. So, ikakabit naman po natin siya. Ito na rin po yung pangkabit na rin natin. So, ito po yan guys, yung bakal nito, meron siyang pa-flat. Pa-flat po ito na parang sa electric pan po. So, ito rin, may pa-flat din po siya. Yan. Kung nakikita niya, may pa-flat din po ito. Tapos, itututok lang po natin siya dito. So, yan. Magtutok natin yan. At saka, make sure natin nakatutok talaga sa flat niya. So, pagka ilalagay natin, kamay muna. Saka, guys, ha, pagka hihigpitan natin yung separator nut, ito po yung separator nut, yung pag-higpit. Yan. Pagka higpitan natin, huwag natin masyadong higpitan kasi pagka inasobrahan po tayo, maaaring ma-lost thread na rin po siya. Noon. So, ganun po yung tamang pag-higpit. Sakto lang. Hindi masyado. Tapos, pag ilalagay po natin yung brush, guys, dito lang. So, ganun po yung tamang paglagay ng separator. So, yun. Pag ikakabit na natin, so ready to use na po siya. Pag nalinis na po natin, as a make sure natin, guys, take note. Pagka nilinis natin ang separator, may pupunta na rin ang mga likabok, yung mga naiipon dito na mga likabok din, mga buhok, yan, mga putik na nagpuputik sa mga lumang version po natin. Saka lalo-lalo na dito sa may buhanga niya. So make sure natin na malilinis po din natin yun. So yun.
So maraming salamat mga ka-Rainbow. Nawa po'y meron tayong bago natutunan tungkol sa separator po natin kung para natin ma-maintain yung machine natin. Sa kasi, guys, parang sa mga sasakyan lang yan. So every 3 months or every year, syempre kailangan yung pa-recondition na rin. Kung medyo hindi natin kaya gawin yung mga ganitong bagay, pwede nyo na rin po kontakin yung team namin. Para po, kami na po yung mismo pupunta dyan sa bahay nyo para mag-assess sa inyo. At the same time, kami na rin po yung mag-inis. At pupunta dyan kung meron tayong mga kulang na attachment, meron tayong po may request na sense, or magpapademo yung mga kaibigan nyo ng free demo ng Rainbow SRX. So maraming salamat mga ka-Rainbow! Naman po meron tayong bago natutunan. Bye-bye! Subscribe!